Welcome back mga kalapatids dito sa Madlalove TV. And ito, meron tayo mga bagong papares, no? So ngayon, mag-inibrid tayo ng mga kalapate natin. Tara! And we're back mga kalapatids. So ito nga pala mga kalapatids yung mga i-inbreed natin ngayon. So dito muna tayo sa taas. So ito yung mga sasalang natin for this breeding. So ito mga kalapatids, nandito nga sa taas si Pew. Saka itong si Stitch Bolt, no? So yung nakuha natin kay Sir Dennis Palma na breeder. So medyo madilim lang, pasensya na. So unin natin yung mga ipapares natin. So ito yung ating Stitch Bolt. Ito yung ating Stitch Bolt mga kalapatids, no? So ito yung hen. Ayan, so ito yung nakuha nga natin dun sa video na exhibit last year, no? Sa noong July 2019. Ayan, so napakagandang kalapate. So ito, small size lang na hen. Ayan, so Stitch Bolt, yung mga labas ng mata. Ayan, so nasa condition na rin to, ready to pair na. So ayan nga yung kanyang ring, HA 2019, di ba? So ang dating kapares nito mga kalapatids is itong yung blue bar na to na Stitch Bolt din. Ayan, na galing din kay Sir Dennis Palma. Ayan, yung blue bar na yan. Pero sa ngayon, ayan, pinaparis na natin siya dito sa anak nila. Ayan, so yun yung mga panganay na anak nila. So ito, kung matatandaan nyo, yan si Tap. Ayan, yung blue bar na yan, yan si Tap. And then yung kapatid niyang si Pew, nandito sa taas. Ayan, itong kak na nandito sa kabila. So ito, alisin natin to para medyo lumiwanag, mas makita nyo. Ayan. So medyo madilim kasi dito sa loob, maliit lang yung ilaw natin, ayan lang. So maliit lang na ilaw, kaya ayan, medyo madilim yung kuha natin dito sa loob. So ito, ipaparis na natin tong Stitch Bolt na to dito sa kanyang anak. Ayan, so balik muna natin. Ito, si Pew. So si Pew yung panganay nga nilang anak. So ito mga kalapatids, ayan, dahil tinanggal natin yung harang dito, ayan, nag-aaway sila nitong si Baba Aeroline natin, ito si Alphonse. Ayan. So malakas nang mamarako tong si Pew, kita nyo naman, di ba? Panayang barako, ang ingay-ingay na niya dito sa loob. Tinaaway niya tong si Alphonse. Si Alphonse kasi ito, medyo bata-bata pa to. Tingin ko mas matanda sila ng dalawang buwan kumpara dito kay Alphonse, no? Kaya ito nga si Alphonse, hindi pa natin pwedeng ipares. Ayan. Diba? Hindi pa siya ganun ka-aggressive pa live dito kay Pew. Talagang pamparis na. Kaya naman, ngayong may quarantine, so sasamantalayin mo na yung pagkakataon. Kaya naman ngayon, ipaparis na natin siya dito sa kanyang nanay para makapag-inbreed na tayo, no? Para makakuha tayo ng mas malaking lahi nitong ating hen na Stitch Bolt. Para sa ganun, magamit natin sa mga future breeding natin, makapag-produce kagad tayo ng mga maraming mga Stitch Bolt, no? So, ang gagawin nga natin dito, dahil napagsaba ko na dito sa loob, eh, pwede ko natanggalin ngayon itong harang na nilagay natin, itong divider, no? So, sa cage na to, ayan, meron silang divider sa loob na pwedeng ilahin. Unlike dito sa isang cage na to, ayan, wala sila, di ba? Wala silang divider. So, single cage lang to na malaki, na parang ganito, magka-size lang sila. Kaya lang ito, meron siyang divider sa gitna. So, pwede siya maging ganito, na malaking cage, then pwede rin naman siya maging dual cage na katulad nito. Ayan. So, dahil ipaparisan natin sila ngayon, tatanggalin na natin to kung parang sa gitna. Ayan, so ilayin lang natin saglit yung poop tray. Ayan, so hindi pa natin nalilinis. So ayan, aalisin lang natin to. Ayan, para makapagsama na silang dalawa. Ayan. So bali ang mangyayari ngayon is nanay x anak, anak x tanay. So inbreed tayo ngayon, no? Pinagpaparis natin is yung magnanay. So direktang anak nila yan. Ayan, kita nyo naman pumaparis na kagad, di ba? So nagre-react na siya dito kay Pew. Ayan. So balik muna natin yung karton sa baba. Ito, balik na natin dahil nakikita nga nila doon si Alphonse, no? So kailangan hindi nila nakikita yung ibang kak. Kailangan isang kak lang yung nakikita nung hen natin. Para sa ganun eh, mas mabilis siyang pumaris. Ayan. Pero kita nyo naman, di ba? Ayan, tumatango-tango siya. Ayan, katulad nga ng mga nakaraan natin video. Pag tumatango-tango na yung hen doon sa kak, ibig sabihin, eh ready na silang pumares. Ayan, kita nyo naman, hindi sila nag-aaway, di ba? So goods goods naman sila. Ayan, pero binabara-bara ako na siya nitong si Pew. Ayan, so ang kapares talaga nitong original is yung nasa baba. Ayan, so tingnan natin kung majajimpuan natin na magkasawahan silang dalawa, no? So balik na natin itong poop tray kasi nakikita pala nila yung nandito sa baba. Ayan, yung ating mga sitter.
And then yung mga inakay nila, ito sa mga nagtatanong kung saan yung mga inakay nila, ayan, ang lalaki na nung dalawa, medyo madilim lang. Ito yung ating sigang sitter na si 83. Ano? Diba? So pag ito yung sitter niya, talagang di papabayaan yung mga anak silang Google Pay yan. Bawal ipasok yung kamay. So ayan sila mga kalapatids, diba? Okay naman dun. Ayan. Hopefully machimpuan natin na nagme-mate sila para makakita tayo ng proof na magkakasimilya yung magiging anak nila. Then dito naman sa ibabang section, eto. Dito naman sa ibabang section mga kalapatids is itong ang kak natin naman. Pakita ko sa inyo. So ito na yung kak na binili natin sa video na exhibit, no? So ayan. Mga galing kay Sir Dennis Pamay na nakuha natin sa kanya nun. So binili nga natin nun is isang pares. So ito na yung kak na yun. Napakagandang blue bar. So sakto-sakto naman dahil yung naging anak nilang una is blue bar din, kakulay niya. Ito si Tap. Ayan. So makikita nyo naman si Tap. Ayan, napaka-among kalapate. So hindi naman kalakihan, maliit lang na hen. At napakaganda. So ayan, maamo din, no? So ito, isa to sa mga favorite kong mga bago mga kalapati natin. Nakita nyo naman, di ba? So halos kasing size lang yung nanay niya, yung stitch ball sa taas. Ayan, tapos napakakinis. Halos pumuti-muti siya, di ba? Ayan, so napakaganda ang kalapati. So yan, naka-double band siya. Dalawa yung ring na nilagay natin sa kanya. Ayan. Then ito, ready to pair na din. Ayan. So ang hinihintay na lang natin dito sa dalawa na to is yung magdikit sila. Pero sa ngayon, hindi ko pa kasi sila nakikita nagdidikit dito sa may gitna. Kailangan makita ko muna sila naglalapit dito sa may divider bago natin sila pagsamahin. Pero kung ganito kasing hindi pa nagdidikit, ayan, lagi pa sila magkalayo, hindi pa pwedeng iparis yan. Hindi pa natin pwedeng tanggalin itong divider. Kasi ang mangyayari dyan, magbubugbugan lang yan. Kaya sa ngayon, hanggat hindi natin sila nakikita ang nagdidikit dito, so stay lang muna sila dyan. And then ito, meron pa tayong pinapares dito si John Arden natin, ito. Ayan, si Makoto. Ayan, si Makoto. Paparis naman natin dito kay Santa Ana. Ayan, yung nakatapos ng lahat ng lap sa UFC last summer. Ayan. So, isa to sa mga pinakamalakas nating kalapati dito sa loop. Ayan, so, makikita ko sa inyo. So, ito siya mga kalapati. Actually, ito, meron pa nga siyang stamp dito sa baba. Eh. So, yung stamp niya dito sa taas, eh, nawala na. Ang bakas na lang ito, may pula pang konti. Ayan. Yung kulay blue na stamp kasi naglugon na siya, kaya nawala na mga bagong mga bagwis na to. Itong lalangin natin rin sa kilikili. Ayan. Yan lala yung naiiwan na bakas na pinanlaban natin siya noong summer. At ayan, wala na rin yung sticker niya. Natanggal na natin no, dahil nga kinlock natin siya. O ayan yung ring niya. Ito naka-comring lang to eh. Ayan. Comring lang pero napaganda nang natapos. So napakalit lang na hen pero napakalakas. Ayan. So balik na natin siya ngayon. So ito hindi pa rin siya ready. Kaya ayan, kita nyo, meron pang karton yung divider nila. Ayan, sa loob, may karton pa. So, tatanggalin natin yan once na nakita natin na naglalapit na sila. Ang chance na lang nila na magkita dyan is yung bandang ibaba. Ayan, kung makikita nyo yung bandang ibaba, mayroong konting awang. Ayan, then yung taas nga is karton. Ayan, sa baba, mayroong uwang. So, doon sila nagkikita, no? So, papalitan na natin to ngayon, no? Papalitan natin to ngayon yung wala nang karton. Ito na ilalagay natin yung nandito sa kabila. Ito. So, papalitan natin. So, yun, makikita nyo, di ba? Hinahabol-habol pa niya. So, hindi pa sila ready. Ayan. Di ba? Naghahabol lang pa. So, ang gagawin natin ngayon, tatimingan lang natin. Ayan. Nalagay na yung divider. Ayan. So, nakalagay na yung divider ngayon. So, nakikita na sila ng buo. Ayan. Dahil wala na nga yung may karton dito. Ayan. So, yan. Sa ganyang paraan, makakapag-paris na sila. Pag di na nag-aaway, saka natin sila tatanggalin. So, ito yung nilalagay natin dyan, yung may karton, ayan. So, nilalagay lang natin ito, nakatali lang yan, ayan, para sa ganun, eh, hindi matanggal. So, pwede natin gawin nasa itaas dyan, pwede rin namang nasa ibaba. Ayan. So, doon sila nakikita sa ilalim na part. Ayan. So, yun mga kalapatid, sayang, hindi natin naaktuhan na nag-mate itong dalawa na to, pero nakita ko kanina na nag-mate na sila. Ayan. So tingnan natin kung paano yung magiging itsura ng anak nila dahil nga itong CPU eh kung matatandaan nyo meron siyang puyo itim.
Ito si Pew, mahala pa din, no? Pero siya ang puyo sa dibdib. Ayan, kita nyo naman, parang may bulaklak sa dibdib, di ba? So, tingnan natin kung yung magiging anak nila ay maglalabas din ng puyo katulad nito. So, ayan. So, small cock lang din to. Ayan yung kanyang bagwi. So, mahaba yung apat. Then, dito sa kabila. Ayan, mahaba talaga yung apat. Ayan, mahaba yung pang-apat. So, hindi ako mo expert sa mga sign-sign sa mga pakpak, no? Pero ito, mahaba yung apat na bagwis niya. No, so comment niyo na lang mga kalapatids kung ano sa tingin niyo ibig sabihin ng ganito na mahaba yung apat na dulong bagwis, yung number 7 8 9 10. Ayan. Then ayan nga, napakalikot, no? So ganito yung gusto ko mga kalapatids, yung mga malilikot pag hinawakan niyo, talagang pumapalag sila, kumbaga eh lumalaban. Ayan. So tingnan natin kung yung magiging anak nila is magkakaroon din ng ganito sa dibdib, kakaroon ng puyo. Sabi nila kasi kapag ka may puyo na ganito, is bunga daw ng pag-i-inbreed, no? So lumalabas na daw yung mga purong mga lahi. Pero hindi ko alam kung totoo yung kasi hindi naman tayo ganun ka-expert sa mga kalapate. Katulad ng mga puro talaga, yung mga ibang bansa, di ba? Yung mga ganun. So yun nga mga kalapatids, para sa araw na to, comment nyo lang kung ano sa tingin nyo yung ibig sabihin ng ganitong mga pakpak, no? Kapag ka mas mahaba yung apat na dulo. And then kung ano sa tingin nyo yung ibig sabihin kapag mayroong mga puyo na ganito sa dibdib. So that's it for today mga kalapatids. Like yung video natin today. Huwag kalimutan mag-subscribe. Hit bell button para lagi updated sa mga bago nating videos. Like, share, subscribe. Maraming salamat sa panonood. Ingat!